Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawi. Alam ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Ako po ay si Father Tony Navarrete Jr. Kasama ko po si Father Joselito or Jojo Benefe. Kami po ang mga tagapaghubog ni Reverend Jess, ang inyo pong resident deacon na sinasamahan namin sa pananalangin na ito ng Santa Misa. At katulad po ninyo, si Reverend Jess ay humiling din sa mahal na poong Nazareno na siya'y maging pari. Kaya lang, kakaiba sa mga karaniwang kahilingan, magkatrabaho, magkapera, gumaling, ang hiniling ni Reverend Jess ay magpasan ng krus. Hilingin natin na ibigay sa ito sa kanya ng Panginoon at kapag ipinagkaloob yung biyaya ng pagpapari, pagpapasan ng krus, bigyan din siya ng lakas para mabuhat ito. Kaya po sa misang ito, isama po natin sa ating mga intensyon. Ang intensyon ng mga deacons ng Archdiocese of Manila, anim po sila. At kung may awa ang Diyos, ma-ordain po sila sa darating na December. Madadagdagan ng anim or limang pari sa Archdiocese of Manila. At upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ng Panginoon. Ngunit ang tanong ninyo, ano-ano ba ang sinabi namin? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Bakit pa natin ipakikitang tayo'y nalulungkot sa nagawa nating kasalanan? Gayon, kung sino ang palalo, ay siya pa ang pinagpapala. Hindi lamang iyon, ang masasama ay nananagana at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan, ngunit hindi sila napaparusahan.
Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may takot sa Panginoon. Narinig niya ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon. Sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaaawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na iyon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo, gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng tatlong tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan
sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ng pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online, mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. Alam ko po, isa sa mga dahilan kung bakit kayo patuloy na nagpupunta sa tahanan ng Poong Jesus Nazareno ay dahil may mga hiling kayo sa Kanya. Meron kayong mga panalangin na sana ay masagot na. At tamang-tama po sa Ebanghelyo, iniimbitahan tayo na magsumikap sa ating panalangin dahil ang Diyos palaging may sagot sa ating mga panalangin. Iniimbitahan po tayo na patuloy na magsumikap sa paglapit sa Diyos dahil ang Diyos, ang Jesus Nazareno, palaging sumasagot sa ating mga panalangin. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo, humingi kayo at kayo ay bibigyan, humanap kayo at kayo ay makasusumpong, kumatok kayo at kayo ay pagbubuksan, paghingi, paghahanap, pagkatok. Dapat daw palaging magkakasama itong tatlong ito upang tunay na masagot yung ating mga panalangin. Minsan po kasi, aminin po natin, naiiwan tayo sa paghingi na lamang. Naghihintay na lang ng ibibigay ng Diyos. Ayaw na natin na gumawa ng paraan na kumilos. Tandaan po natin mga kapatid, kailangang palaging may pagkilos, may effort, may paghahanap, may pagkakatok. Kailangan may ginagawa tayo upang yung ating mga hinihiling ay marinig at masagot. Hindi naman pwedeng humingi tayo na tayo ay maging mayaman, pero hindi tayo magsusumikap sa buhay na ito. Palagi pong pinapaalala sa amin ng isa naming teacher dati, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa na nagtitiwala. Yung Diyos daw, sa awa at habag niya, hindi magdadamot sa ating mga anak niya. Ngunit kailangan nating samahan ng gawa ang ating pagtitiwala sa Kanya upang tunay nating maranasan ang pagsagot ng Diyos sa ating mga panalangin. At mayroon daw tatlong paraan na sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin. Ang unang paraan po ng pagsagot daw ng Diyos ay ang pagsagot ng oo. Oo ang nagiging sagot ng Diyos sa ating mga panalangin kung ito ay tugma at ayon sa Kanyang kalooban. Kung ang ating mga dasal ay makakabuti sa atin, kung tiyak na dadalhin tayo ng ating mga hinihiling sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan, oo, agad ang magiging sagot ng Diyos. Ikalawa daw na paraan ng pagsagot ng Diyos ay hindi. Hindi ang sagot ng Diyos sa ating mga panalangin kung ang ating mga dasal ay makakasama sa ating mga buhay. Sabi nga nila, sometimes God's rejection
is God's protection. Kung yung hinihingi natin ay dadalhin tayo sa kasamaan, malamang ay hindi talaga ibigay sa atin ng Diyos ito. Palagi po nating tandaan, ninanais ng Diyos yung mabuti para sa buhay natin. Kaya huwag sana tayong agad magtampo kung hindi pinapakinggan, hindi sinasagot yung ating mga panalangin. Baka maganda, tingnan natin yung ating mga dasal. Baka hindi ayon ito sa tama. Baka yung ating mga dasal ay hindi ayon sa plano ng Diyos. Magandang tingnan kung tunay bang makakabuti yung ating mga hinihiling sa ating mga buhay. Baka hindi makabubuti, kaya hindi binibigay. At minsan po, hindi rin ang sagot ng Panginoon kasi may iba siyang bagay na gustong ibigay sa atin. Halimbawa po, minsan po ay nung bago po ako maordinahan, naranasan ko pong magtrabaho. At sa isa pong mga katrabaho ko, may lumapit po sa akin. Ang sabi niya sa akin, "Father, parang hindi sinasagot ng Diyos yung aking mga panalangin." Tanong ko sa kanya, "Ano bang panalangin mo?" Sabi niya, "Father, ang panalangin ko sa Diyos ay yumaman ako." Parang hindi po sinasagot ng Diyos. Sabi ko sa kanya, "Ano bang nangyayari? Bakit hindi kayo mayaman?" Sabi niya, nakakaipon naman daw siya. Pero sa tuwing nakakaipon siya, palaging nangangailangan, biglang nangangailangan yung kanyang pamilya, yung mga taong mahalaga sa kanya. Hindi niya maiwasan na hindi maglabas ng kanyang naipon para tulungan yung mga nangangailangan. Sabi ko sa kanya, baka naman kasi hindi yaman sa mundong ito yung pinapaipon sa iyo ng Panginoon. Baka yaman sa kalangitan. At yun po yung mas mahalagang yaman na dapat nating pag-ipunan. At makakaipon tayo ng yaman sa kalangitan sa pamamagitan ng ating mga ginagawang kabutihan sa ating mga kapwa. Mga kapatid, hindi ang sagot ng Diyos sa kanyang panalangin, ngunit may mas mahalagang ibinibigay sa kanya, yaman sa kalangitan. Patunay na patuloy na sumasagot sa panalangin ang Diyos sa paraan na mas makakabuti sa atin. At ang ikatlong paraan po ng Diyos ng pagsagot ay oo, pero hindi muna sa ngayon. Alam ng Diyos kung ano ang tamang panahon para ibigay yung ating mga hiling. Kailangan natin na magtiwala sa panahon na kanyang itinakda. Magtiwala tayo habang tayo ay nasa panahon ng paghihintay. Dahil sa panahon ng paghihintay, may ginagawa pa rin ang Diyos sa atin na paghahanda para matanggap natin ng matiwasay yung kanyang inihandang regalo para sa atin. Mga kapatid, patuloy nawa tayong magsumikap sa pananalangin kay Jesus Nazareno na palaging sumasagot sa ating mga panalangin. At ang pagsagot ng Jesus Nazareno, palagi nating tandaan, ay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Maging oo man agad yung sagot, o kaya naman hindi, o kaya naman oo, pero hindi pa sa ngayon. Palaging para sa ikabubuti natin ang kanyang pagsagot. At may dahilan po ang bawat pagsagot ng ating Panginoon. At ang makakatulong po sa atin na mas maintindihan ang sagot ng Diyos ay ang Espiritu Santo. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, palagi po nating hingin at patuloy nating hingin ang grasya ng presensya ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Manatili nawa siya sa ating mga buhay upang magbigay ng kaliwanagan sa ating mga karanasan at lakas sa ating mga pinagdadaanan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nangako si Kristo sa atin, humingi at kayo ay bibigyan. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit na may kapanatagan at pananalig. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Bilang simbahan,
Naway italaga natin ang ating mga sarili sa tunay at malalim na buhay pananalangin. Manalangin tayo. Kapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga taong labis na abala, naway matutong maging bahagi ng kanilang mga gawain ang pananalangin. Manalangin tayo. Kapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Tayo naway patuloy na manalangin kahit na gaano kabigat ang ating kasarian ng loob dahil sa mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga may sakit, naway magkaisa sa kanilang pananalangin at sakripisyo sa mga pagpapakasakit ni Kristo, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga tapat na yumao, naway muling mabuhay kay Kristo, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Makapangyarihang Diyos, sigit pa sa mga imahinasyon ang iyong kabutihang loob at sa mga pamamaraang hindi namin maunawaan. Pakinggan mo nawa ang panalangin itinataas namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo na po ang lahat. Upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin, at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, tinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama sa Langit sa panalangin itinuro ng Panginoong Yesus. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin, Ama, na iadya nyo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. At pangarap mo
available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. At pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kami po ay nagpapasalamat, lalo't higit sa simbahan ng Quiapo, sa inyo pong pagtanggap sa ating diakono na si Reverend Jess. Ipagdasal niyo po siya na siya po ay patuloy na tumugon sa tawag ng Diyos bilang maging isang mabuting pari. At kung mayroon po kayong nalalaman ng mga impormasyon para po sa ikauusad o ikahadlang ng kanyang ordinasyon, mangyari pong iparating po sa opisina ng ating parokya, hanapin po si Father Jun Sescon. Maaari niyo po itong isulat o di kaya naman ay kausapin mismo ang ating kura paroko. Kaya po ang amin po uling pasasalamat kay Father Jun sa kanyang mga kasamahang pari dito po sa simbahan ng Quiapo at higit po lahat sa inyo po na patuloy po nagpapanalangin para sa mga pari at gustong magpari. Salamat po. Tumayo na po ang lahat. Ito rin, ito po si Reverend Jess. Ito naman po si soon to be Reverend EJ. Ano? Pagtanggalin mo nga yung ano mo. Ayan. So pagdasal niyo po na this November, ma-ordain naman na deacon. This December, si Reverend Jess ay ma-ordain na pare. Na? Tapos pag na-ordain na sila, alisin na namin dito. Iiwanan na kayo. Hindi ho, joke lang. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkain at inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús
kalahati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di lulwalhati ka namin.